Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal sa akin. Shoutout kay Johnny, Ellen Ido, Jean Sablawon, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lynn Caligdong Vlog, Marlinda Alves, Matt Vlog, Ati Bing Batingber, at Idol Marvin Maliberan. Welcome at shoutout din sa bago natin na mga member na sina XPG Secret Files at DG Music Weapon. Sa lahat ng mga OFW, sa mga blind community, sa mga baker at mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayo mga idol. Sana tulungan nyo ako makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa mga bago, i-share ang ating mga video at paki-likes mga idol ang ating mga bawat upload. Malaking tulong na po yan sa akin ang mga likes ninyo. At para sa mga nagtatanong sa aking FB mga idol, i-search nyo lamang ang Piroy Mark. Simulan na po natin ang ating kwento. Uwi ka nitong si Turo sa kanyang mga kasamahan. Mukhang mahirap ang pagpasok sa loob ng kanilang kuta. Hayaan ninyong ako na muna ang gumawa sa mga bagay na ito. Hintayin nyo lamang ako dito sa labas. Sa oras na makuha ko na ang dalawang mga nabihag ng mga ito, magpadala na agad kayo ng pratandaan sa mga kasamahan ninyo sa paligid para simulan na ang mga pag-atake. Sa loob ng 10 mga minuto, magagawa ko na ang pagligtas doon sa dalawa. Pagkatapos mabilis nang tumalilis itong si Turo, mabilis itong tumakbo doon sa mga kakahuyan at tuluyang tumalon na ito sa mga nagsitaasan na mga puno ng kahoy at doon na ito nagpalipat-lipat. Ginamit na rin ni Turo ang mga kaalaman sa mga orasyon na sa bulag mula sa itaas. Natatanaw na niya ang mga tanawin sa baba. Naamoy na din itong si Turo ang kinaroroonan ng mga babaeng bihag ng mga membro ng Musang. Kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali, wala nang inaksayang oras pa ang aswang. Agad na itong lumundag papunta sa kinaroroonan mismo ng mga bihag. Wasak ang ginawang bubong ng mga tribong Musang na gawa lamang sa mga dahon ng anahaw. At dumiritso itong si Turo sa kaloob-looban ng kuta ng mga ito. Saktong bumagsak naman itong si Turo doon sa kinalalagyan ng altar ng mga ito. Mayroong 4 ang mga nakabantay sa mga bihag doon sa malawak na altar ng mga ito. Walang pakundangan naman na inaatake agad ang mga ito ni Turo. Gamit ang liksi at lakas nito bilang isang aswang, agad na napapatay niya ang 4 na mga bantay. Nagulantang naman ang grupo nila ni Fredo at hindi ito makapaniwala na nakita niya doon ang anak ng kanyang sinisilbihan noon na sina Arturo. Hindi rin ito makapaniwala na nakarating itong si Turo sa islang ito. Matagal na niyang hindi nakikita ang batang ito. Ngunit marami na siyang naririnig tungkol sa kakaibang lakas ng bunsong anak ni Arturo. Ngunit kahit sa hinagap ng kanyang pag-iisip, hindi niya inaasahan na dito pa sila magkikita. Ilang segundong nagkatitigan sina Arturo at itong si Fredo. At pagkatapos, walang kahirap-hirap na kinalaga nitong si Turo ang pagkagagapos ng dalawang babaeng bihag. Mabilis naman na gumawa ng mga usal itong si Fredo para maipako ang aswang. Uwi ka nito habang papalapit doon sa kinaroroonan nitong si Turo. Kakaiba na ang lakas mo at tapang ngayon, Turo. Hindi ka na tulad noon. Ikinagagalak kong makikita kang muli. Ngunit pasinsyahan na tayo. Hindi ko mapapayagan na makakaalis ka sa kutang ito na buhay. Lumingon itong si Turo. Alam niyang may mga ginagawang usal ang antingerong si Fredo dahil nakakaramdam siya ng pamimigat sa kanyang mga paa at kamay. Pasan-pasan na ni Turo ang dalawang babaeng bihag ng mga Musang at akmang aalis na sana doon sa lugar na iyon. Ngunit agad siyang tinamaan ng mga malalakas na mga usal na pamako nitong si Fredo. Tinitigan ni Turo sa mata itong si Fredo at wika ng aswang.
Iniisip mo pala, Fredo, na kaya mo akong ipako sa mga orasyon mo. Huwag kang mag-alala dahil pagbabayaran mo ngayon ang kasamaan mo. At pagkatapos na makapag-usal na itong si Turo ng mga orasyon na pangwasak, walang ano-anong tumalon ito doon sa nasirang bubong ng kuta ng mga musang at napakabilis na nagpalipat-lipat na sa mga puno ng kahoy palayo doon. Walang tumama sa mga pana na ginawa ng mga kalaban sa kanya. At habang nagpatalon-talon itong si Turo doon sa mga puno ng kahoy, umaalulong na ito ng napakalakas. Kitang-kita naman nila ni Estila at ng mga tauhan ni Apo Kawil ang ginagawang iyon ni Turo. Tuwang-tuwa ang mga ito, lalo na itong si Estila, nang makitang dalang-dala na ni Turo ang iba pang mga nabihag galing sa grupo ng musang. Kaya ang mga tauhan ni Apo Kawil ginawa agad ng mga ito ang bili ni Turo sa kanila. Agad na nagpakawala ang mga ito ng mga pagpana, punterya ang mga puno ng kahoy kung saan nakaantabay ang mga mandirigma ni Apo Kawil na nasa mahigit sa 500. Umaapoy din ang dulo ng mga palaso na pinakawalan ng mga kasamahan ni Turo. Kaya agad na nakita ang mga ito ng grupo ng mga mandirigma ni Apo Kawil. Ang ginawa agad ng mga ito, agad na nagsigawan at tumatakbo papunta doon sa kuta ng grupo ng musang. Habang itong si Turo, pagbagsak nito doon sa kinaroonan nila ni Estila, agad na wika nito. Estila, samahan mo na ang dalawang ito at magtago kayo doon sa mga kakahuyan. Tatapusin lamang namin ang lahat ng ating mga kalaban. Mabilis naman na tumalima itong si Estila kasama ang dalawang mga mandirigma ni Apo Kawil. Mabilis na binitbit ang mga walang malay na mga kabataang babae at umibis ang mga ito papunta doon sa unahan. Samantalang ang mga miyembro ng grupong musang, gulat na gulat ang mga ito nang marinig nila ang mga sigawan galing doon sa kakahuyan. Nagsilabasa na din sina Fredo sa mga pagkakataon na iyon para sana sundan ang tumatakas na si Turo. Ngunit bumulaga sa kanila ngayon ang napakaraming mga mandirigma ni Apo Kawil na papasugod na sa kanilang kinaroroonan. Sa dami ng mga ito, napuno na ang mga kakahuyan. May mga nagpakawala agad ng mga pagpana at may mga napakatapang na sumugod agad doon sa mga nagbabantay na mga tauhan ng musang. Nang mapang-abot na ang dalawang mga pangkat, umaatikabong bakbakan na ang nagaganap. Agad na maririnig mo sa paligid ang mga sigawan ng mga ito, ang mga pagsigaw ng mga tinatamaan at ang mga bumulagta sa lupa. Maririnig mo rin ang mga pingkian ng kanilang mga matatalas na mga armas. Sa unang mga pagtagpo ng mga ito, nagawa naman ng grupo ng musang na mapigilan ang pagka-agresibo ng mga mandirigma ni Apo Kawil. Ngunit nang naglaon at makalipas ang ilang mga minuto, nararamdaman na ng mga ito ang lakas ng dami ng bilang ng mga tauhan ni Apo Kawil. Kaya napapatras na ang kanilang mga kalaban doon sa kanilang kuta. Habang itong si Turo, bumalik na ito doon sa kinaroonan ng kuta ng mga musang at kasalukuyang hinahanap ang grupo nila ni Fredo. Hanggang sa natagpuan niya ang ilan sa mga ito na nakipagbakbakan doon sa mga mandirigma ni Apo Kawil. Ginamit na nitong si Turo ang mga kaalaman sa mga usal at ang malakas na mga pang-amoy. At ilang minuto pa ang mga nakalipas, agad nang tumalon sa mga puno ang aswang at papunta na ito doon sa kinaroroonan ng grupo nila ni Fredo. Papatakas na pala sana ang mga ito na dumaan doon sa lagusan ng mga pangpang. Nando doon na ang mga ito sa gilid ng sapa. Napagtanto kasi ng mga ito na hindi mananalo ang kanilang grupo sa bakbakan na iyon. Unang-una kasi mas marami nang dihamak ang mga ipinadalang kawal ni Apo Kawil. At ang ikalawa, hindi sila nakapaghanda sa ginawang pag-atake ng mga ito. Kasama nitong si Fredo ngayon ang kanyang mga pinagkakatiwalaan na mga antingero. Apat ang mga kasama nitong si Fredo, dalawa ang mga kasamahang antingero at ang dalawang namumuno doon sa mga musang.
papasakay na sana ang mga ito sa kanilang bangka. Nang biglang bumagsak sa bangka itong si Turo, gulat na gulat ang mga ito at hindi makapaniwala na nagawa pa rin ng taong aswang na masundan sila at mahanap. Wika agad itong si Turo na mariin ng nakatitig doon sa grupo nila ni Fredo. Nakakahiya ang mga pinaggagawa ninyo. Iniwan ninyo ang mga tauhan ninyong nagpapakamatay para lamang ipagtanggol ang mga katulad ninyong duwag. Nauuna pa kayong tumakbo at tumakas. Hindi ko rin naman kayo papatakasin at hindi ko na rin kayo bubuhayin pa. Sagot naman itong si Fredo na agad na humanda. Napakakulit mo talaga, Turo. Hayaan mo na kaming makalayo. Nakuha mo na ang mga bihag namin, hindi ba? Ano pa ang kailangan mo sa amin? Wala kang mapapala kung magpapakabayani ka. Sa narinig nitong si Turo, mas nag-iinit ngayon ang kanyang katawan dahil sa nararamdamang galit at puot. Sagot naman nitong si Turo na dahan-dahan nang bumaba sa bangka at papalapit na ito sa kanila. Hindi mo talaga naintindihan ang lahat, Fredo. Narito ako at patuloy kayong sinusundan para tapusin na ang inyong mga buhay. Wala na kayong karapatan na mabuhay pa sa mundong ito. Kapag napatay ko na kayo, nailigtas ko na ang mga taong mabibiktima pa ninyo sa mga hinarap. Iyan ang kabuluhan sa mga pinaggagawa ko na hinahanap mo, Fredo. Pagkatapos pa lamang sa mga sinasabing iyon ni Turo, biglang nawala na ito sa kanilang harapan. Napasigaw na itong si Fredo. Mag-iingat kayo! Aswang ang isang iyan at napakalakas! Ngunit sa bilis ng kilos nitong si Turo, bago pa makagawa ng anumang mga kilos ang grupo nila ni Fredo, agad nang naabot ni Turo ang isang namumuno ng mga musang. Dinamba ito ng aswang galing sa likuran at kinaladkad papunta doon sa mga kakahuyan. Maririnig mo na lamang sa buong paligid ang mga angil nitong si Turo at ang sigaw ng pinuno ng mga musang. Lumalaban naman ito kay Turo at nagwawala. Sinubukan pa nga nitong abutin si Turo ng saksak gamit ang patalim nitong dala. Ngunit nang kagatin ni Turo ang braso nito, tuluyang nawalan na ito ng pag-asa. Pagkatapos, napatigil na rin ito sa pagsigaw nang kagatin naman ni Turo ang liig nito at itinarak ang matutulis nitong mga kuko sa likuran ng pinuno ng mga musang at dinukot ang puso nito na agaran nitong ikinasawi. Mabilis naman na sumunod doon sa kakahuyan ang grupo nila ni Fredo para sana matulungan ang kanilang kasama. Walang magagawa na ang mga ito, kundi ang lumaban na. Hindi na sila makakawala pa sa aswang na ito, kaya wala na silang balak na tumakas pa dahil napaka-imposibleng mangyayari iyon. Lalaban na lamang ang mga ito hanggang sa kamatayan, kahit na alam nila ni Fredo na imposible din na mananalo sila laban kay Turo. Pagdating ng kanilang grupo doon sa kakahuyan, naabutan na lamang nila doon ang katawan ng kanilang kasama na wala ng buhay. Nababalot ang buong katawan nito ng sariling dugo at nakapatong ang puso nito sa dibdib na parang pumipintig-pintig pa. Wakwak ang dibdib nito at mayroong malalalim na kagat sa liig. Ngunit wala doon ang salarin. Biglang nawala na naman itong si Turo doon sa kakahuyan. Dahan-dahan at mariin na nakikiramdam ang grupo nila ni Fredo habang papalapit doon sa bangkay ng kanilang kasama. Pinagpawisan na ang mga ito ng malapot. May mga narinig silang mga kaluskos sa paligid at mga nababaling mga sanga ng kahoy hanggang sa may angil silang narinig. Nagmarinig iyon nitong si Fredo. Agad itong nagpakawala ng malakas na orasyon. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, nakita na nitong si Fredo ang kinaroroonan at pinagtataguan ngayon nitong si Turo. Nandoon ito sa itaas ng puno ng kahoy. Sigaw agad nitong si Fredo. Nasa itaas ng punong iyan ang aswang.
at pagkatapos nagpakawala agad ng mga pagpana ang kanyang mga kasama, puntirya ang itinuro nitong si Fredo. Ngunit biglang may kumakalabog sa kanilang likuran. Nakababa na pala itong si Toro ng napakabilis at walang pagdadalawang isip na sinagpang agad ang isang antingirong kasama ni Fredo. Maliksi naman itong umikot at sinalag ang mga ginawang pag-atake ni Toro sa kanya. Ngunit gayon paman, kahit na nakapagbitiw ito ng mga orasyon na pamako at panglinlang, wala nang nagagawa ito sa bangis nitong si Toro. Itinarak nitong si Toro ang kanyang mga matutulis na kuko sa dibdib ng antingero. Binitbit niya ito habang umigpaw sa iri hanggang sa tuluyang umakyat na ito sa puno ng kahoy na parang isang pusa. Bitbit ang katawan ng antingero. Nagsisigaw muli itong si Fredo. Gusto niyang tulungan ang kanyang kasama. Ngunit papaano? Hindi nila kaya ang bilis ng aswang at ang nakakapangilabot pa. Hindi kaya ng kanilang mga orasyon na mapahina ang lakas na tangan nitong si Toro. Sa isip nitong si Fredo, kamuntika na niyang makakalimutan na anak itong si Toro ni Arturo, ang pinakamalakas na aswang na nagtatangan ng mga kakaibang kakayahan at espesyal na karunungan. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, bumagsak sa kanilang harapan ang gutay-gutay na katawan ng kanyang kasamahang antingero. Bumagsak ang katawan nito na wala ng ulo, nakalabas ang mga bituka, at sumunod naman na bumagsak ang pugot nitong ulo na nakita nilang nakadilat pa ang mga mata. Napapaatras na ang natitirang tatlong kalaban. Mabilis na nagkarga itong si Fredo ng mga orasyon at ginamit na ang kahuli-huliang mutya na sa tingin niya kayang makawala sa nagwawalang aswang. Ginamit na nitong si Fredo ang kanyang mutya ng tagulilong at agad na tumakbo doon sa mga kakahuyan gamit ang mga lilim ng mga makakapal na puno. Ngunit alam ni Fredo na hindi na ganun kalakas ang kanyang kakayahan na ito dahil nga sa kanyang mga ginagawang mga kasamaan. Unti-unting nang hihina na ang kanyang tangan na mutyang ito at alam din niyang aswang ang kanilang kalaban. Ngunit sa isip nitong si Fredo, lahat ay susubukan niya para makatakas lamang. Walang kasiguraduhan, ngunit mas mabuting subukan. Habang ang dalawa pa niyang mga kasama, nagtakbuhan na din ang mga ito papunta doon sa bangka. Makalipas ang ilang mga sandali, biglang napatigalgal itong si Fredo nang makitang biglang humarang sa kanyang daraanan ang nagwawalang aswang na si Toro. Agad siyang nagtago sa likod ng malaking puno ng kahoy. Sa isip ni Fredo, hindi nga siya makakatakas sa talas ng pang-amoy ng aswang na ito. Hinugot niya ang isang balaraw at pagkatapos ibinato sa kinaroonan ng aswang. At pagkatapos umikot itong si Fredo doon sa likod ng puno habang hawak naman ang isa pang patalim at inundayan agad ng mga saksak ang aswang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakakalapit na pala itong si Toro at sinalo ang ibinato niyang balaraw at sinalubong ang kanyang ginawang pag-atake. Itinarak agad ni Toro ang hawak na balaraw sa kanyang dibdib. Sa mga pagkakataon na ito, nawala na ang bisa ng kanyang mutya at kitang-kita na ni Toro ang kanyang hitsura. Wika nitong si Toro na hinawakan na ang liig nitong si Fredo. Hinding-hindi ka makakatakas sa aking pang-amoy, Fredo. Kung kaya mo ang mga matataas na uri ng linlang, maaring matatakasan mo pa ako. Ngunit mga tangan sa kanan ang gamit mo at ginamit mo ito sa kasamaan, kaya hindi mo ito magagamit ng buo. At kahit na gamitin mo pa ang mga karunungan mo sa kaliwa, hinding-hindi ka pa rin mananalo sa akin. Ilang taon kitang nakasama doon sa aming lugar. Pinagkatiwalaan ka ni Ama. Ngunit nagagawa mo pa rin ang mga ganitong kasamaan sa pamilya nila ni Estela na naging kaibigan mo noong unang mga taon. Patawarin mo ako, Fredo, ngayon.
dahil kamatayan ang kaparusahan sa lahat ng mga ginagawa mong kasamaan. Hindi na rin makasagot pa itong si Fredo dahil sa tuwing ibubuka nito ang bibig, magsilabasan ang maraming mga dugo. Ilang sandali, tuluyang pinagpahinga na ito ni Toro. Ginilitan niya ito sa liig at muling itinarak ang hawak na balaraw sa dibdib ni Fredo. Puntirya ngayon ang puso ng antingero.